Kumustahin naman natin ang mga kababayan nating bibiyaheng Visayas at Mindanao na sasakay ng barko sa Eva Macapagal Super Terminal. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Mafi, dalawang biyaheng barko papuntang Visayas at Mindanao ang nakaschedule na umalis ngayon dito sa Manila North at South Harbor ngayong araw. Kaya naman yung mga ilang pasahero ay nagkumpisa na magsidatingan dito kahit wala pa yung kanilang mga barko. Alas 5 pa ngayon ng hapon ang dating ng inaasahang pagdating ng barkong St. John Paul II dito sa Eva Macapagal Super Terminal, South Harbor, Manila na may biyaheng papuntang Cebu at Cagayan de Oro. Pero Rafi, nauna nang dumating dito ang ilang pasahero gaya ng kasambahay na si Joy na nakilala natin kanina, inihatid pa nga siya ng kanyang boss dito sa pier. Magbabakasyon daw siya sa CDO at dadalawin ang mga namayapang mahal sa buhay sa sementeryo. Dahil alas 12 pa ng hapon bubuksan ang terminal para sa mga pasahero, dito muna mananatili sa waiting section si Joy at ang iba pang pasaherong pauwing Cebu at Cagayan. Alas 12 na madaling araw mamaya inaasang aalis ang barkong papuntang Cebu at CDO. Kagaya ng mga barko kahapon, Rafi, delayed muli ng ilang oras ang dating ng mga barko ngayon. Epekto pa rin daw ito, Rafi, ng bagyong Ophel kamakailan kung saan na-adjust din ang schedule ng mga barko. Sa mga nais pang humabol at bumiyahe papuntang Cebu at Cagayan de Oro, meron pa naman daw mga available na ticket. Inaasahang mag-i-inspeksyon si Pangulong Aquino at DOT si Secretary Abaya dito sa Eva Macapagal Terminal ngayong araw. Pero wala pa itong final confirmation ngayon. Pero kampante ang mga port officials, Rafi, napapasa ito sa Pangulo. Bukod sa mahigpit na seguridad, gaya ng mga Coast Guard, PNP at K-9 units, komportable rin daw sa loob ng terminal na kayang mag-accommodate ng mahigit 2,000 pasahero. May mga upuan, Rafi, doon. May mga comfort rooms naman, ATM, telepono at maging mga prayer rooms. Mahigpit na ipinagbabawal dito sa terminal, gaya sa airport, ang mga bomb jokes. Sa Pier 2 naman, Rafi, sa Manila North Harbor, meron ding dalawang biyahe ngayong araw ayon sa Tugo. Papunta itong Bacolod at Iloilo na inaasahang darating din ang barko 4 PM, pero fully booked na daw ito ngayon. At habang wala pa ang barko dito sa South Harbor, Rafi, kanina isang Halloween trick or treat ang nakita nating isinagawa para naman dun sa mga anak ng empleyado ng terminal. Habang mga tayapa sa buhay na rin na dadalawin sa cementerio. Oo. Sino mga nandun? Mga tsaing ko, tapos yung biyanan ko. No, mga pasahero minsan na mga humahabol mga late hours na mayroon pa tayong mga pahabol. So, na-expect natin but we can manage naman yung mga number of passengers dito sa terminal. Alam mo, Rafi, napansin natin dito sa South Harbor, generally peaceful naman at wala talaga masyadong tao. Pero ang napansin lang natin, matagal talaga yung antayan ng mga pasahero dito, oras talaga yung binibilang. Marami nga sa kanila, alas 12 pa, wala una pa ng hapon na sa magbubukas yung gate. Pero marami sa kanila, kanina pang madaling araw nandito, yung iba sa kanila hindi raw na-inform na meron daw delayed. Iba naman sa kanila, ngayon lang nakabili ng ticket. Pero gayon pa man, sabi naman, ginarantiya naman ng Coast Guard at ng pamunuan ng port na magiging komportable ang kanilang pagbiyahe ngayon araw. Rafi? Maraming salamat, JP Soriano.